Magandang Gabi, Pilipinas! Mula pa lang ng kanyang termino, inihayag na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagnanais na wakasan ang insurensiya sa bansa. Makailang beses nang pinagplanuhan ang peace talks sa pagitan ng pamahalaan at ng New People's Army o NPA. Matatanda ang naglunsad din ang administrasyon ng ilang programa upang hikayatin ang mga rebelde na magbalik loob sa gobyerno. Sa kabila nito, kaliwat kanan pa rin ang di umano'y paghahasik ng gulo. Tulad ng mga napapaulat na pangingikil sa mga maliliit na magsasaka sa probinsya. Ngayon, mas lalong naging determinado si Pangulong Duterte. Pangkalaban natin na sumisira sa buhay natin ay itong mga terorista kasali na ang NPA at ang utos ko sa kanila. At pag sila'y lumaban, durugin para matapos na ang problema ng Pilipino. Isang patunay ang sitwasyon ng Northern Samar ng masamang epekto ng insurensiya sa isang komunidad. Sa kabila ng pag-usbong ng modernisasyon sa kanilang probinsya, nananatiling laganap ang mga iligal na aktibidad ng mga makakaliwang grupo. Sa katunayan, binansagan pa itong Malacañang of the NPA dahil ito ang sentro ng revolusyonaryong kilusan sa buong bansa. Masabi natin siguro, that's their comment na Las Navas is the Malacañang in terms sa NPA because for so long kasi nandito talaga ang insurgency, yung presence ng NPA. That's why yung aming battalion ay dinala dito for the purpose of containing it and kung hindi naman ay talagang maputol na ang insurgency dito. Una-una, topographically, pabor sa isang guerrilla warfare ng Samar. So ito ang Samar, ang flatlands lang dito, yung coastal area. Ang inner part ng island is mountainous and forest lands. Even yung Samar Island Nature Park, no compression, almost 40% ng whole island. Ano yan? Almost virgin forest siya. Oh, so it is a forest reserve na walang logging, walang commercial activities, walang residential, walang communities. Na ang pwedeng pumasok lang doon is it's either kami o mga NPA. So napakalaking area na yan. 24/7 po yung monitoring ng Coast Guard sa pier natin dito sa Northern Samar. Meron tayo, dinubull up po natin yung security natin para mamonitor talaga natin yung pagpasok at saka paglabas ng mga vehicles. At saka yung mga passengers coming from Matnog, then yung palabas po ng alin going to Matnog. Dahil sa kakulangan ng edukasyon at kawalan ng access sa tamang impormasyon, tila naaakit ang ilang maralitang residente na sumapi sa kilusang NPA. Kaya't imbis na umasenso ang probinsya, lalo pa itong lumulubog sa kumunoy na nilikha ng mga rebelde. Sa aming pagbisita sa lalawigan, nakilala namin si Mang Reynaldo Rebay, isang dating rebelde na nasa pangangalaga ngayon ng 8th Infantry Division ng Philippine Army. Dala ng naranasang kahirapan at kagustuhang ipaghiganti ang kanyang kapatid, tila ba nakakakita ng liwanag si Mang Reynaldo nang maghayag ng kung ano-anong pangako ang makakaliwang kilusan, dahilan upang mahikayat siyang umanib sa mga ito. Ikinuwento niya sa amin kung paano ito nagsimula. Unang-una, naging ano lang muna ako. Kasama lang ako doon sa, isinama lang ako sa commander namin na doon sa Pasipiko, si Commander Hugo. Pag sinama ako niya, kasama-sama lang muna ako, wala akong doon ranggo. Kasi ako ang taga-bigay sa kanya ng seguridad niya. Kung saan siya kumikilos, doon sinasama ako. Ang ginagawa doon ng isang platoon leader, ang unang-una, ikaw mangunguna sa lahat ng gawain, unang pampolitika. Pag-organize sa mga kabaranggayan o kanayunan, sa mga sitio,
i-organize mo yung mga kababaihan, kalalakihan at mga kabataan. Tuturuan mo sila ng ganito yung sitwasyon natin sa ating lipunan. Ang gobyerno natin, napapabayaan tayo. Ang MP talaga, kami ang tutulong para sa inyo. Kasi yung gobyerno bulok at walang talaga mapupuntahan yung mga tao. Tulad ni Mang Reynaldo, nasa kustudiya din ng mga sundalo si alias Chanchan. Isa lamang siya sa mga kabataang na biktima ng baluktot na ideolohiya ng NPA. Nang may kayat siya ng grupo, tinalikuran niya ang kanyang pag-aaral sa Maynila. Noong ikatlo ng Oktubre nitong nakarang taon, nang nadakip si Chanchan sa isang operasyon sa barangay San Francisco sa Las Navas, Northern Samar. Pagbabahagi ng binata, sinisikap ng mga naturang militante na iwaksi sa kanilang isipan na mayroong pagmamalasakit at pagkakabuklod-buklod sa kanilang samahan, bagay na hindi umano nila makukuha sa pamahalaan. Mula sa simpleng paggamit ng kanyang tinig sa ilang pakikipaka sa universidad, humantong si Chanchan sa paggamit ng dahas. Sa Maynila, edi aktivista, pero kasabay nung pagiging aktivista ay ire-recruit na rin kami sa underground organization, like yung Kabataang Makabayan. Matagal na yung underground organization na yan, year pa ni Marcos. Meron lang recommendation from NCR kung saan ako galing na collective o kung saan grupo ng Communist Party ako galing. Kung sa Maynila yan, ay gagawa sila ng recommendation na ibibigay dito sa magiging collective ko. Sa Las Navas, Northern Samar, nagkukubli ang kampong dati niyang kinabibilangan. Dito, isinasagawa ang pagsasanay ng mga miyembro at dito rin nakaimbak ang kanilang mga kagamitan at armas. Ngunit bago makilala bilang kuta ng NPA, isang tahimik na lugar ang Las Navas. Mataba ang ekta-ektaryang lupa, kaya't pagsasaka ang pinagkakaabalahan ng mga residente. Malaki rin ang kanilang potensyal sa produksyon ng abaka at ratan. Magandang gabi, Pilipinas!